Everyone, welcome back to my channel. So this is Faye, and for today's video, naisip-isip ko guys, dahil nakatambak sila dito, sa tingin ko meron na kayong clue kung anong gagawin ko for today's video, kasi kitang-kita nyo naman siya sa likod ko guys. Andito yung mga gown ko. And so ang gagawin natin for today, papakita ko sa inyo yung mga gowns ko, yung mga evening gowns ko actually. Titry on ko lang sila kasi hindi ko pa napapakita sa inyo here, dito sa YouTube, yung mga gowns ko. So, I think it's about time dahil wala din naman akong parang baliktad. Ang gagawin natin for today's video, kitang-kita nyo naman sa likod ko, dyan yung mga gowns ko. Ayan, dito silang lahat. For me, parang mas maganda kung magpagawa ka na lang kasi minsan, yung money rent mo, halos kasing mahal lang siya kapag nagpagawa ka. And guys, sasabihin ko sa inyo, sobrang affordable ng mga gowns na to. Hindi siya akit ng 6K. So, parang para sa akin, kung mag-rent ka ng gown ng mga around 4,000, ganun. Kung magpagawa ka na lang, nandyan pa, diba? So, pwede mo pa siyang gawing parang negosyo na magpa-rent ka ng gowns. Lalo na kapag ka merong mga debut, merong mga prom, ganyan lang na pag tuwing February. So, ayun, mas naisip ko na pagawa ko lang yung mga gowns ko kasi mahilig din ako sa mga ganyan. So, ayun yung gagawin natin for today. Itatry on ko yung mga gowns ko and ipapakita ko sa inyo, guys. So, if you are interested in this video, then please keep on watching. So, for today, guys, papakita ko sa inyo yung gowns. And yung unang gown ipapakita ko sa inyo is yung pinaka... Actually, hindi ito yung pinaka-first. Yung pinaka-first na gown muna yung ipapakita ko sa inyo. Ito, guys. Ito, wait lang. Ayan. Matanggal siya, wait lang. So, ito yung pinakauna sa lahat-lahat. Actually, ito yung pinakauna. So, ganito yung design niya, guys. Para siyang wedding gown, actually, sa totoo lang. So, pinarepair ko lang to. Actually, sa ate ko to before. Pero iba yung design niya. Parang, ano siya, parang... Ano ba to? Hindi ko ma-explain eh, pero iba kasi yung design niya. Ito, pinarepair ko lang guys. Hindi siya ganyan. Actually, hanggang dito siya. Talagang pinakot ko lang siya hanggang dito kasi gusto ko yung mga ganitong design. Ayan siya. Tapos, meron naman siyang cover dito sa gitna. Hindi nyo siya nahalata, no? Pero meron yan. Ito siya. Ayan. So, ito yung pinakaunang gown na meron ako. Ito yung sinuot ko nung nag-ball kami. Nasa Lasal na ako nun. So, ito siya, guys. Ipapakita ko sa inyo kung ano yung itsura nito pagka nakasuot sa akin. Feel ko medyo, ano na siya, bitin na siya. Kasi yung mga heels ko ngayon, kasi nung ginamit ko to, ang heels ko, 5 inches lang. So, feel, sakto pa siya. Actually, sakto-sakto lang siya. Pero ngayon kasi yung heels ko, 6.5. So, ewan ko, pero medyo, feel ko, magiging medyo bitin siya, tignan. Pero okay lang yan. So, ito siya. Sobrang ganda nito, guys. Pinagawa to ni ate. 5,000 ata, actually. 5,000. Tapos, nung pinarepair ko, parang 2,000 na lang siya. Sa ano siya? Dyan sa may... Basta dun sa may samin lang yun, guys. Mark Marpuri. Kung gusto niyo magpagawa ng gown sa kanya, ang galing-galing niya, promise. And sobrang affordable. Sobrang affordable niya, guys. And plus, sobrang ano niya, parang sobrang practical niya. And sobrang mura. Kasi maganda na nga siya, mura pa. Pero pag medyo mas gusto niyo maging mas bongga-bongga pa siya, guys. Siyempre, ibibigay niya yung tamang presyo para doon. And sobrang bait niya, guys. Promise, sobrang bait niya. And sasabihin niyo sa iyo kung ano talaga yung bagay sa iyo and kung bagay ba sa iyo yung design na gusto mo. And pakita mo lang sa kanya yung design na gusto mo, gagawin niya, guys. As in, promise, sobrang gayang-gaya niya yung design. Sobrang the best si Mark Marpuri. So, if you're watching this, thank you so much for creating our gown. Sobrang happy talaga ako and satisfied ako sa mga gowns na napag-usapan natin. So, iwan ko yung Facebook page na dito sa description box para if ever na gusto niyo magpagawa, dahil actually, lahat ng gowns dito sa kanya, except nung sa isa. Pero yung isang yun, siya din yung nag-repair. So yung next na gown, yung pangalawang gown na meron ako, also from him, pero itong mismong tela niya, hindi, kasi binili ko to sa Divisoria, tapos iba yung design niya, papakita ko sa, hindi ko alam kung meron pa akong picture nun, pero... Na-try ko ipakita dito sa screen. Hanapin ko pa rin. Iba yung design niya, guys. Hindi ganito yun.
Ito yung time na, ano ba? Kasi dapat red lang talaga. Ginamit ko naman to sa Runcav competition yon. So, red yung talagang sinabing color na dapat suotin namin. So, ito yun, yung ginawa niyang gown. Sobrang simple lang niya, guys. And ang ganda ng slit. Kasi may slit to eh. Ayan. Sobrang ang galing, maka-sexy, ganyan. So, sobrang simple lang niya kung tutuusin. Pero, guys, kapag suot niyo to, tapos, hindi ka overdressed, actually. Hindi ka overdressed, pero sobrang elegant mo, sobrang classic mo, kasi diba red siya, and hindi siya OA tignan. And, pag suot mo to, parang sobrang tangkad, and nakakagawa siya ng, ano, ng curve, ganyan. Promise, I swear, sobrang ganda nito, guys. And, ito yung gown na suot ko nung nanalo ako, so, feel ko sobrang lucky nitong gown na to, I swear. So, ito siya, galing dito kay Mark Marpuri. So, okay na yan, sobrang ganda, sobrang fit. Ang elegant niya, promise, sobrang ganda talaga. Ito yung pinaka-ano sa lahat. Parang, ito yung pinaka-showy sa lahat. And sobrang sexy sa lahat. Ito yung talagang sa kanya ko buo pinagawa. Kasi yung first two, pinili ko yung isa sa Divisoria. Tapos isa naman, pinarepair ko lang kasi kay ate talaga yun. So ito guys, ito talaga yung sa kanya. Ayan, ito. Sobrang ganda niya. As in. Tapos yung sa ilalim, medyo ano siya, parang transparent na siya. So makikita ni legs mo dito. Ayan siya. So, ito naman, ginamit ko to sa Turismo Filipina na competition ko. Huwag na kayo sumali dun. Grabe. So, ito, guys, tingnan nyo yung itsura nito, ha? Sobrang elegant niyang tignan. Sobrang parang kung titignan nyo siya, sobrang mahal niya, guys. As in, pero yung price nito, 4,000 lang din. Imagine, 4,000 lang siya. Ganito kaganda, ganito ka high quality. San pa kayo, diba? So, parang tuwa talaga ako kasi marunong siya maging practical at the same time, makakuha mo yung design na gusto mo. So, pinakita ko lang sa kanya yung design na trip ko. So, sinabi niya naman, okay, maganda. Tapos, ayun. So, ginawa niya. Tapos, parang mga ilang days lang, pinasukat niya na sa akin. And, ayun, binigyan niya naman ako ng ano, mga ideas, paano ko dadalhin, ganyan, ganyan. So, ayun, sobrang ganda ng gown na to talaga. So, I'm going to show you kung ano itsura niya. Yun nga. Na gown. Actually, ito guys, nabili ko lang to online. Ito na yung smallest size. Actually, disappoint ako nung time na to kasi wala siyang pads and kailangan mo talaga magsuot pa ng pads. So, ang ginawa ko, pina-alter ko to sa kanya. 500 lang pala to, hindi pala 1,000. So, pina-alter ko yung gown guys, 500 lang. So, sakong-sakto siya sa akin. And actually, pinataasan ko rin yung slit kasi medyo mababa yung slit nito. So, mataas yung slit nito guys. Ito. Ayan siya. Tapos gold din siya. Halos lahat ng gown ko gold. Di isa lang yung red, but ganun. But anyway, ito siya. Yan siya, guys. Ipapakita ko na lang sa inyo yung sukat niya. Gold naman to. Yung isa medyo, ano eh, mag-iba naman sila. So, yun lang halos lahat ng gowns ko for sila, guys. So, if ever na gusto nyo mag-rent, i-message nyo lang ako sa Facebook. Makita ko naman yun.
nag-check naman ako ng message request or email niyo ako, ganun. Iniwan ko naman palagi yung email address ko sa description box, so email niyo lang ako doon. Kung ganun din yung sukat niyo, 23 to 24, tapos yung height niyo is 5'5", kasyang-kasya ito sa inyo, guys. So, message nyo lang ako. And if ever na-feel nyo ipa siya, ipa-alter, please let me know. So, ayun lang guys. Thank you so much for watching. Kung nanonood pa kayo up to this point, thank you so much. And yun lang. So, see you guys on my next video. Bye!